si alias Nicole. Siya po ay 16 years old lamang po, inireklamo po niya yung sa kanya ng kanyang pinsang buo noong December 26 dyan po sa Barangay Longo Central, San Fabian, Pangasinan. Nirereklamo din niya, idol, yung kanyang mga magulang dahil po sa pakikipag-areglo sa pamilya ng kanyang pinsan. Gusto niya pong makasuhan ito. Okay. Meron po tayong conversation dito, idol, na kumbaga sinusuhulan na po ng 200,000 pero hindi pa po pumapayag yung magulang. Ito, hindi kabit. O, diba? Interesting case to na dapat ma-action agad natin. Nicole, huwag ka magbanggit ng mga pangalan ha, para hindi ka ma-identify ha. Pero protektahan namin yung pagkakakilanlan. Okay. Nicole, yung pinsan mo mismo ang gumawa ng kababuyan sa iyo? Opo, pinsan ko po siyang buo. Sus, Mario Joseph. Okay lang ba maikwento niyo sa amin paano nangyari? Sige po. Okay lang po. Mga 11 p.m. po ng December 26 po last year. Bago po kami umuwi nun sa bahay, nagiinuman po sila nun sa ibang bahay. Tapos po nung umuwi na po siya, nakahiga na po kami dun tatlo. Ako po sa gitna, tapos nandito po siya sa kanan. Tapos ano po, sinabi niya po sa amin na, matulog na po kami ng maaga kasi bawal daw po yung nagpupuyat. Kaya po pinatay na po nung isa kong pinsan yung phone niya. Tapos ako din po, bago ko po patay yung phone ko, nagkwento po siya na ito yung ex ko, ganyan. Tapos medyo nag-ako doon. Nagtaka po ako sa sinabi niya pero hindi ko po pinansin. Tapos mga bandang alauna po yata yun. Naramdaman ko po hinihipuan ako sa sa bandang likod ko. Okay. Tapos yung po, hinahawakan niyo po ako sa dib***. Nasubukasan po siya palapit sa akin. Hindi po ako makagalaw na hindi po ako makasigaw kasi natatakot po ako. Okay na, narinig na namin yung dapat na marinig. At base sa medico-legal, talaga nagkaroon ng ito. Kausapin natin itong si Alan. Alan? Hello, ma'am. Alan, wala kang kawala rito at kahon na kahon ka. Bukod sa medico-legal examination, meron ka mga text messages dito sa pinsan mo na inaamin mo yung ginawa mong panggagahasa. Ganito po kasi nangyari, sir. Tulog na po kami. Ako, sir. Tulog na po ako, sir. Nung natulog na po ako ng sir, hindi ko. Nung... Kinakabahan po ako sa nangyari, sir. Kinakabahan ka sa pagsasalaysay? Kabahan ka pag nasa loob ka na ng kulungan? Ganito, sir. Nung tulog na po kami, sir. Tapos nung... Kausapin ko na lang yung ano mo, yung parents mo, mukhang hindi ka makapagsalita. Si itong si Alan ay 28 years old na. Tatay ni Alan? Opo, sir. Meron po kayong gustong sabihin? Eh, ito po ang sasabihin ko po, sir, ang katotohanan. Alam ko naman, sir, na kayo po nasa parig ng katotohanan, kaya maganda nga ako, tumao po kayo, sasabihin namin yung totoo. Nung nagbagasin si dito, unang gabi po, tumabi sa anak ko, apat silang natutulog sa isang kwarto, pag lima na siya. Tinanong ko yung anak ko, unang gabi daw, tinabihan na yung anak ko. Tapos, hanggang sa umuwi, katabi na yan, yung anak ko. Ilang linggo rito, dalawang linggo at ang mahigit, katabi yun. So, pinapalabas nyo dito na ang nangakit dito ay yung si Nicole? Parang ganun po, katotohanan po, yung ganun ang nangyari po. Kasi alam ko naman yung anak ko, mabait ito eh. Sir, yung anak mo ay lasing. Yung anak mo ay 28 years old. Yung kanyang pinsan ay only 16. Opo. Na palalabasin mo si 16 years old na akit kay Gurang? Hindi, tinulak daw yung... Tapos yung, nakainom itong si anak mo? Hindi, una po, kung daw, pumatong daw yung lalaki, ay yung babae sa anak ko, tinulak daw. Kasi ayaw ng anak ko, kasi magpipinsan sila. Yung ngayon naman, inulit na naman hanggang inamagahan. Nagalit siya kasi hindi niya ginalaw. Nung pangalawang gabi daw, inulit na naman na tumabi uli. Hanggang sa direksyon na tabi ng tabi yung babae. Hanggang nanggalaw sa pangalawa. Yun ang salaysay ng anak ko. Eh, yung anak ko naman, hindi parang magpiliwanag. Sabi ko, huwag kang matakot. Kanya, sorry yan. Alam ko yung parin sa katotohanan niya. Huwag kayong matakot yan. Magpalik. Sabi niyo yung totoo. Kako sa anak ko. Yan sir, ang sinabi ko. Hindi mo totoo lang na sinabi niya. Hindi ko
bakit? Hindi lang po ako pumatong sa kanya. Never ko ginawa yun. Yung una po niya ako nirebel menstruation po ako nun. Hindi po totoo na inakit at papatong ako sa kanya. Bakit ko gagawin yun? Siya po lumalapit sa akin. Nagtataklong po ako. Ninakaroon ko po siya ng uno ng ginagawa niya po. Tinatanggal niya po yun. Kapag nabitulog na po lahat. Pinabasok niya ang kamay niya po sa kumot ko. Nalaman niya ako hindi mo tulong na akin ng kanya. Hindi po totoong mapatang ako sa kanya. Ang kapag nabukay niya po. Nico, sandali ha. Alam mo, Tay. Po. Sa halip na iingin niyo po ng pasensya sa inyong pamangkin, itong ginawa ng inyong anak na kababuyan, biniblame niyo pa itong si Nicole. Victim blaming na naman po ito. Siya po nagrabyado rito. Siya po yung ginahasa. Siya po yung winalanghi at binaboy. Siya pa ngayon may kasalanan. Sinasabi lang naman po namin yung katotohanan kasi alam po namin nagsisinungaling yan. Katulad ng ginawa po, sir. Yung sabi niya, nagpaalam sa magulang, hindi pala nagpaalam yan. Yung nung dumating dito po yan, may dalang sulat na gawa-gawa niya na parang ginawa ng tatay niya. Tapos pinirma niya ang nagkapirma si tatay niya. Pero hindi siya pumirma. Okay, sandali lang po, sir, ha? Kausapin ko yung magulang. Tinan ko kung tumutok mo sinasabi niyo na matigas ang ulo ni Nicole, pasaway, etc. Nanay ni Nicole, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Nanay ni Nicole, totoo ba ito? Pinagsasabi ng kaano-ano niyo po itong tatay ni Alan? Asawa po siya na ipag ko po. Asawa po niya at saka asawa ko po magkapatid, sir. Ang pinapalabas po nila, yung anak niyo daw po, Nay, ang nag-initiate nitong lahat ng pangyari, kaya nangyari at pasaway daw ito at nangakit sa kanilang anak. Ano pong reaksyon niyo, Nay? Hindi po totoo yan. Ganito po yan, sir. If bawat Pasko po, iniimbita po nila yan. Siya po yan nagpapasko sa kanila. Iniimbitahan po nila. Siya po yan nagpapasko. Tatlong taon na po paulit-ulit na ganyan po na siya po na nagpapasko sa kanila po. So nasanay po ako na pag magpapasko po, pupunta na po siya dyan. Nung ito po kasi may COVID, nagpaalam po yung anak ko, ma, pupunta ako kila tita, nakita mo naman, masaya ako sa kanila. Dahil po busy po ako, sir, pinagbigyan ko po siya, pero ayoko po sa totoo kasi sabi ko na, ang hirap-hirap, nagtitinda ako dito na, wala pa rin ko pera-pera, sabi ko sa kanya. Sabi niya, pagbigyan mo lang ako, mama, masaya na ako doon sa kina tita. Magtiwala ka naman dahil mabuti silang tao. Tapos yun, sir, dahil sa kanungan ko sa kanya, pinagbigyan ko po siya. Nakiutop siya sa papa niya dahil ayaw talaga ng papa niyang payagan dahil nga po 16 lang po siya. Tapos alam niya yung batas na hindi siya pwede mag-travel. Mm-hmm. Kaso sa pakiusap niya po, sir, pinagbigyan dahil magpinsan, mga pinsan po na niya yung mga kasama niya kada Pasko magkakasama po sila. Ipahintulot po sa inyo, hindi siya yung naglayas lang o tumakas tulad ng sinasabi nitong tatay ni Alan. Hindi po siya tumakas. Okay. Pinagbigyan ko po siya dahil nung kartali pong aalis na po siya dito sa Maynila nung December 21 po. Nagbago po ang isip ko siya kung wala talaga akong benta na sa pitindahan. Sabi ko, hindi kita mapagbibigyan, makapunta dyan. Tatay ni Alan, alam mo, Tay, kahit sa anggulo rito, kayo po talaga ang talo rito, yung anak nyo, mas makabubuti siguro kung kayo po'y magpakumbaba at utusan yung inyong anak na mag-sorry kaysa naman i-blame nyo itong biktima, lalo mang gagalait ito, lalong lalakas ang loob nito na talagang kakahunin yung inyong anak hanggang sa makulong. Baka pati kayo madamay pa. Kasi Tay, kinakampiya mo yung anak mo. Yung anak mo nga hindi makapagsalita. Bakit hindi siya makapagsalita? Bakit siya nininerbios? Kung talagang wala siyang kasalanan at sasabihin na niyang totoo, dapat hindi siya nerviosin. Eh, ba't siya ninerbios? Ayun nga sir, sabi ko nga, tatagan mo yung loob mo na magsabi ng katotohanan, sabi ko sir sa kanya eh. Mm. Eh sabi mo yung totoo, kasi alam ko naman ang parin ng katotohanan dyan, sila, kako. Eh, nauna yung iyak niya. Kaya nga, ito, tinetext niya na inaamin niya rito. Opo sir. Wala man lang dito sa text na sinabi niyang, Nicole, ikaw ang nauna. Wala eh, oh. Opo sir. Ang exchange of text messages, wala po dito na biniblame niya si Nicole. Kayo lang po nagbiblame kay Nicole.
anak nyo wala pong ginagawang blame at yung anak nyo dito sa text messages, takot na takot. Basta ang nakita ko lang sir kasi sa bahay, sa loob ng bahay, apat sila ang natutulog dati, magkakapatid sa loob ng kwarto. Maliit lang naman yung kwarto namin. Pag lima na sa'yo ni Nicole, eh, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Basta, tanong ko yung anak ko, ganito ganyan. Yan ang nasabi ko sa inyo. Then, Tay, sabihin natin gano'n, diyan natutulog for the sake of argument. Sige, sabihin natin. Pero ikaw, ang nakakatanda talaga ng husto dyan, di ikaw sa nagbawal, oy, oh, maghiwalay kayo, magbukod kayo, kahit magpipinsan kayo, mga lasing na kayo, magbukod kayo, ikaw, dito ka sa isang kwarto, ikaw dito ka sa kabilang kwarto, hindi kayo pwede magsiping-siping niya kahit magpinsan kayo. Ikaw sana umawat. O dili kaya, kung hindi mo kayang awatin, then itong anak niyo na 28 anyos na, nasa tamang pag-iisip na, siya mismo sana ang talagang umiwas. Tapos, sir. Nung tinabihan siya, limbo, tinabihan siya nitong si Nicole, kung totoo talaga, tinabihan siya at kung pinapatungan siya, di siya umalis. Hindi na nasipan, sir. Pero sinabi ko sa misis ko, sir, sa misis ko, sinabi ko po na, yung kon magkatabi sila ako sinabi ko po sir sa madaling araw sa asawa ko yan kasi alam ko po naman na marami namang edi sana sir inawat mo sir ginising mo sila kung totoo oy gising kayo hindi kayo pwede magtabi dyan masagwating lang kahit na magpinsang kayo yun sir hindi ko po nasipan sir pero sinabi ko sa asawa ko yun na magkatabi sila ngayon naman po yung sir sinabi niyo sir dapat pinalumayo na yung isa. Okay. Yung sinabi ko sa asawa ko, sinabi ko sa asawa ko na sir. Bakit magkatabi. Maaari sir, kayo, wala kayong alam talaga rito. Kung ano lang sinasabi ng inyong anak, yun lang sinasabi nyo ngayon. Pero sir, malaking problema talaga ng anak ninyo. May gusto kang sabihin, Nicole? Ano po, kaya din po ako nandito kasi po, gusto po nilang arigluin na lang po ng pera. Yung inaano po ako ng mga magulang ko na pumayag na lang po na tanggapin yung pera kasi mas kailangan daw po namin yung pera. Kailangan daw po namin mag-practice. Ayan po tayo. Ito na naman, oh, may mga text messages naman palitan na gusto siyang bayaran ng pera. Oh, eh kaso itong bata ayaw ng pera, ang gusto niya hustisya. 200,000 pesos ang pang-areglo. Sabi po sir, wala kang ganyang klaseng pera sir, parang kayo. Pero kahit ano pa parang sir, siyempre kahit balibalik ka rin, kasalanan ng anak ko po to sir. Apo sir. Siyempre, gagawin namin ang lahat para maayos na ito sir. Yun sir ang gusto ko na depende pa rin kay Nicole, pero dapat nagpakumbaba kayo, nag-humingi ng pasensya, hindi lang kay Nicole, pati sa mga magulang ni Nicole, and then tingnan natin kung ano maging reaction nila. Huwag yung manunuhol kayo o dili kaya nung hindi tanggapin yung inyong suhol, victim blaming ang gagawin nyo, babalik tarin nyo. Huwag naman. Huwag naman, sir. Nung una po, sir, ganyan ang ginagawa namin. Pinusuyo na rin po sila. Na, gusto namin maayos talaga kasi kahit na balik tarin nga po, sir, kasalanan na ako. Nakikiusap po kami, sir. Nagdadalawang isip po sila. Nagbiso na sila ng arigro tapos nagbago na naman ang isip, sir. Alam mo kung saan sila napikon, sir? Nung suhulan mo ng pera kasi parang yung dangal niya, dangal nitong bata, kayang bilhin ng pera. Eh nagkataon na talagang itong bata ang gusto niya talaga hustisya, come what may. Wala po kami sinabi na nagsusuhul ng pera po, sir. Si nanay, kailangan ma-involve din dito, nanay ni Nicole, dahil minor yung kanyang anak. Nanay ni Nicole. Hello po. Ano po yung gusto niyo sabihin? Ganito po kayo sa tiyan, sir. Noong nalaman ko po nung 9 na po ng December na nangyari po yung galing po ako sa tindahan, sir. Noong gabi po nalaman ko, gusto ko po pumunta kagad sa police station, sir. Opo. Eh, inatake po ng high blood at saka diabetes yung asawa ko, sir. Sabi niya, bukas na lang, ma. Sabi niya, hindi naman yan tatakas. Bukas ka mag-blatter. Saka gustuhan ko po mabigyan niya ng hustisya. Lumapit po ako dito sa Station 7 sa amin, sa may Cubao po. Opo. Ngayon po nung nag-blatter po ako, sabi niya, ma'am, tatanggapin namin yung blatter niyo, pero hindi po yan pwede dito kasi po sa San Fabian yan nangyari. So ganito po nangyari, sir. Nung nirekomenda niya kaming medical clinical, so tinulungan naman po kami kagad ng bautin po. Mm-hmm. Okay. Nakahingi kami ng travel pass para papunta po ng ano po, San Fabian. Okay. Pagdating po namin doon, hindi na po ako muna nagpahinga. Dumiretso po kami sa San Fabian Police Station, sir. Okay.
Ngayon, mga 7 to 8 o'clock na po yun. 8 past na mayata po yung pakatatanda ko, sir. Ngayon po, pagdating namin po sa police station, sabi ko sa amin, hindi po nila tinatanggap yung medical legal. Dahil? Dahil po dito daw sa Quezon City, ipinagawa. Dapat po daw doon sa, ano, sa, doon mismo sa lugar na yun po, sa hospital doon. Tapos po, sir, ganito, sabi niya, kung magpapamedical legal kayo dito, kailangan kayo mag-quarantine ng 14 days bago kayo tanggapin sa hospital, sir. Inutang lang sa amin, sir, yung pera. Ay, pinaikot-ikot kayo. Mukhang yung pera gumagana na. Sandali lang po, mama. Major Hermelita Giterino San Pabian, Pangasinan, COP. Madam, magandang hapon po, Major. Magandang hapon po, Sir Rafi. Madam, pasensya na, pero base dun sa narinig ko sa sinabi ng nanay ng biktima, nakakagigil po, nanggagalaitin na po ako. Eh, parang ayaw po siyang pagsampay ng kaso, binibigay siya ng run around. Hindi po, sir, ganito po ang nangyari, sir. Pag nang pumunta po sila dito sa police station, sir, iblinater po namin yan, sir. Opo. And meron po silang pinakitang medical legal na ginawa po sa Manila. Okay. So, tinanggap din po namin yun, pero mas may advice din po kami na mas maganda na dito na rin po magpa-medical para at pumayag din po sila. Pero ano, kaya anong pinagkaiba po ng medical legal sa Manila at medical legal sa probinsya? Ang kwan lang po kasi pag sa Manila, sir, okay lang po. Pwede natin gamitin yun, sir. Ang kwan lang medical legal is medical legal. Pareho lang naman. Doktor din naman, yes, magtitingin sa kanya. Doktor sa Manila saka doktor sa probinsya. Pareho, yes, lang naman ang expertise niyan pagdating sa medical legal. Di po ba? Yes, sir. Tinanggap din po namin yun. Opo. Pero during the taking of affidavit na po, yung sworn statement na po ng ating biktima, while taking yung affidavit niya, hindi po at ease yung bata, nanginginig siya, okay, hindi siya. So nakita po natin na hindi talaga siya stable. Pinagpahinga po muna namin siya. Natural, hindi siya stable dahil na-trauma po, madam. Di po, yes, ba? Yes po, opo. Okay. Kaya po, pag kasi po traumatic po kasi ang isang bata, sir, mas maganda po na pagpahingahin po muna natin, okay, siya. Okay. Bago natin kuhanan po uli ng tama statement. Tama po, yes, Major. Opo. And then? Opo. Nung kukuhanan na po uli ng statement yung bata, sir, ayaw na po nung bata magsalita. Hindi daw po niya kaya. Ah, kasi yung trauma pa rin. Yes po. Opo. Ngayon po, ma'am, hindi na po medyo nakarecover na ng konti itong bata. Mm-hmm. Sasamahan po namin dyan sa inyong istasyon, mag-file na ho kayo ng kasong rape using this medical legal from Manila at ito po ay tatanggapin sa korte. Ang gagawin naman ng korte, kung may duda sila, ipapatawag itong doktor na gumawa ng medical legal, papatawag ng judge at obligado po itong gumawa ng medical legal na mag-report sa korte. Ganun lang po kasimple yon. Opo, sir. Okay? Actually, sir, affidavit huwag na natin po, pahirapan pa po yung victim na mag-medical legal lang twice, she has to undergo two times na medical legal, she has to go undergo that humiliation and the pain and suffering na ma-medical legal, yung kahiyaan, etc., etc. No. Do not, yes, let her submit to that for the second actually, time. Actually, sir, naasikaso na po namin lahat ng documents niya. Affidavit lang po ang kulang, sir. Ah, sige po. So, ma'am, sasamahan po namin siya dyan, kasama, yes, yung parents nitong bata at magsasampa, okay, po kayo ng kasong rape laban po, yes, doon sa pinsan. Opo, sir. Gagawin po natin lahat ng mga documents, sir. Naka-ready naman na po, sir. Wala nang po problema. Affidavit na lang po ang kulang talaga. Opo. Major, ha? Sa bukas po, Major, o sa Makalawa, pupunta po kami dyan. Okay? Magandang hapon po, Major, madam. Magandang hapon din po, sir. Okay, nanay. Opo. Sige po. Pupunta po dyan yung reporter namin. Kung hindi ngayon, bukas, para samahan po kayo, si Nicole, sa police station, kuha ng affidavit, and then isasampa na po sa piskalya yung kasong rape. Okay, salamat, ma'am? Salamat po, sir. Salamat po. At kung ano po yung mga may tulong po namin, huwag nyo tanggapin yung areglo. Kaya nyo magpa-areglo. Kung kailangan nyo po yung financial assistance, andito po kami. Salamat po, sir. Yes, wala po kasi kami papamasahe, pabalik-balik kasi siya, sir. Ma'am, ako na pong bahala sa mga pamasahe at kung ano pang klaseng mga tulong ang kailanganin ninyo, sasagutin ko na po yung lahat. Okay, ma'am? Salamat po, sir. Salamat po. Opo, madam. Magpakatatag po kayo para sa inyong anak. Salamat po. Okay, Nicole. Po. Magpakatatag ka. Makakuha ka ng hustisya rito. 100%.
salamat po. Thank you po sa lahat. Okay. At sa pera, huwag kayo mag-alala. Magandang desisyon yun na hindi kayo nagpareglo. Ako na lang tutulong. Ako magbibigay ng financial assistance sa inyo, okay? Para wag na kayo matuksong tanggapin yung areglo. Actually po, sir, ako lang po talaga yung nagpo-push na ako ay mustisa pa kasi po yung mga magulang ko pa sumusuko na gusto po nila tanggapin na yung pera kasi po hindi lang po ako pumapayag. Kita mo, pinagsamantalan yung kahirapan? Sige, wag, tama yung ginawa nyo. Good decision. Anyway, kausap ko na nanay mo. Magbibigay ako ng financial assistance sa inyo, okay? Para hindi na matukso yung mga magulang mo magpareglo. Opo, thank you po talaga. Kung ano yung nasa saloobin mo, kasi ikaw nasaktan dito, ikaw masusunod, okay? Opo, thank you po. Sige, ingat ka. Salamat po. God bless. Tatay ni Alan. Opo, sir. Pasensya na, sir. Tutulungan namin ito. Bibigyan namin ng financial assistance. Hindi nyo maareglo to, okay? Kung ano yung perang in-offer nyo, kaya ko pong tapatan yun para wag lang makipag-areglo, okay? Salamat po, sir. Magandang hapon po, sir. Basahin ko lang yung ilang komento po ng netizens. Kailangan ng tulong mo, Judge Peryong and the Ghoul. Galit po kay Edward. Napangalanan ng Judge, Idol. Naging Judge na si Peryong sa Adakon. Nag-level up, Idol. Nag-level up. Sorry. Okay. Huwag kang papaareglo, baka gawin pa yan sa iba. Isama ang tatay dahil konsintidor. Galing po kay Nina Lynn Makairan. Sabi po ni Juliet, tulungin nyo na lang po, may Major. And sabi naman po ni Milen O'Hara, kulong o puto lawit? Sabi naman po ni Rita Dumale, Dagulan Peryong is weaving sa'yo, boy. Magbayad ang may sala. Huwag kang magpaareglo. Ang pera pwedeng kitain pero ang dangal at puri ay mahirap nang ibalik. Galing po kay Promoter Bites. Ayan. Sabi naman po ni Lee Alzate, Gigi din yung tatay ng rapist, yung babae daw ang nang akit. E ano kung inakit niya yung pinsan niya tapos magpapatulfo? Anong trip yon? Dapat idamay yung tatay. Well, for now, ang nakikita ko, yung anak lang talaga ang may kaso dito dahil may pag-amin eh. Mabilis na ito. Opo. Depende sa bata. Nicole? Opo. May mga netizen kasi, pero tawag natin si Attorney Garrett. May mga netizen nagsabi, idamay rin yung tatay sa uncle mo. Kung ako po, yung ano na lang po, yung pinsan ko na lang po kasi okay. Sa sumo po yung punas. Huwag na tawag sa Attorney Garrett. Huwag na tawag sa Attorney Garrett. Okay, so kung ikaw masusunod, pinsan na lang. Opo. Okay, sige. Well, tulad sinabi kanina, sa umpisa, ikaw ang masusunod dito dahil ikaw nasaktan. So kung gusto mo yung pinsan na lang habulin, huwag na idamay yung tatay at hindi pa naman alam kung pwede bang kaso ang tatay. But anyway, ikaw masusunod. Sige, yung pinsan na lang. Salamat, Nicole, ha? Thank you po. Thank ingat kayong dalawa ng mama mo. God bless sa inyong dalawa. Okay. So, papunta mo ng reporter, Shari. Apo. Itong sila at bigyan ng financial assistance. Okay? Apo. Sige. Si Judge Peryong and Dagul na daw po ang bahala. Idol, may bago na silang pangalan. Nag-level up na itong si Dagul. Magdala na lang daw po ng grasa. Nako! Sabi po ng netizen. Garantisado yan. Pagdating smooth niya doon, nako, smooth. Mga kapatid, meron na po tayong 18.3 million followers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please make sure po na pindutin niyo po yung bell button doon. Select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatag san man ang